Yun, ganda ng ilaw. Chad Anthony, your vlog mo to, vlogger for today. Alright guys, so yun. Thank you sa mga nag-subscribe doon, sa mga nanonood. Thank you na rin sa inyo. Kahit di kayo nag-like, hindi na kayo nag-subscribe. Share ko lang sa inyo ngayon yung tips, no? Yung kahit mga sa pagkuha ng student permit. So, sa mga hindi nakakalam dyan na nagbabalakmuha ng student permit, eh, well, this video is for you and for you. Yun guys, first step sa pagkuha ng student permit. Pagkuha ng student permit, syempre dadaan ka ng seminar. Yung seminar yun is bago yun. Yung seminar yun is bago na requirements ng LTO. Pag hindi kayo nag-seminar, hindi kayo makakuha ng student permit, hindi kayo makapagmamaneho. Yun, nag-endol ako sa driving school na accredited ng LTO. And then, nag-endol ako doon, nagdalak. Hanapan ka ng passport size na ID, isang piraso, tsaka yung NSO mo, i-check nila yun. After that, ang required ng seminar na yun is 15 hours yun. So, hatiin nila ng trade days yun para matapos mo yun. So, araw-araw papasok ka doon, balik eskwela ka na naman. Paguhan, yun, dapat natin gawin yun. At pagkatapos mong makuha yun, I mean, matapos yung seminar na yun, bibigyan ka ng certificate yun. Yun, teka lang ha, pagkikita ko sa inyo. Yun guys, bumalik na naman ako. Salamat sa inyong paghihintay. Yun, ito. Ito yung itsura ng certificate ng driving school niya. What's up guys, this is Sweet. So nakuha ko na ito. And pagkatapos nito, wait, may isa pang requirements bago pa tayo maka-proceed sa pagkuha ng student permit. Medical certificate. Yun. Ano bang medical certificate na yun? May drug test ba dun? Guys, wala nang drug test. Kaya yung drug test kasi dagdag gastos sa side ba dun is yun, wala nang drug test. Magkakaroon lang ng check-up dun sa mata nyo, sa ano pa ba, sa blood type nyo, yun, mga hearing nyo, pandinig nyo, dapat yun. Paniho tayo, kailangan malinaw yung mata natin para at saka yung pandinig natin para naman safe yung pag nagmamaneho tayo. Pagkatapos nakuha ko na yung certificate doon, worth of 550. Yun, ito na yun guys, medical certificate ko. One more thing lang guys, yung nagastos ko pala sa pagkuha ng seminar is worth of 4,500 pesos only. 4,500 plus 550 equals 550 na. Hindi pa kasama yung mamasahe doon. Guys, tapos noon, nag-proceed na ako ng LTO. Yun, pagkatapos na kuha ng LTO, yun nga, syempre, magkailangan mo rin magdala ng pera ulit. Para naman sa yung requirements ng pagkuha mo na ng student permit na certificate. Bibigyan lang certificate, ganito yung tsura. Ayan. Yan, ganyan yung itsura. Dalawa yan. Yun. Ito lang ang braso. So, huwag nyong wawalain yan kasi lagot kayo sa LTO. Joke lang, no? But after that po, before nyo makuha ito, may tips ako sa inyo. Ito, malagang tips to para sa mga kukuha na ng student permit. Tips to, magdala kayo ng photocopy ng medical certificate. Photocopy na kung sa seminar nyo, yun yung tinatawag na theoretical driving course. Yun, magdala kayo ng photocopy din doon, dalawa na. And yung padlo, magdala kayo, photocopy nyo na rin yung valid ID nyo. Kahit anong valid ID, government, mas pabor pag government ID, kahit ano, basta valid and legit. Pangapat is, yung pangapat na requirements para, yun yung pinaka-importante guys, kasi
dito. Itong pangapat to is original to. So, ano yun? NSO nyo. Yun yung NSO. Yun na yun ang dadalhin nyo. Dapat original copy po. Walang pirata. Okay? So, original copy po ng NSO nyo. Kukunin po nila yun. Tsaka, kasi lalagay na sa system nila. Tsaka reference rin nila. So, buti po, puputukapin na rin kayo para sa sarili nyo. Pag may paggagawin kayo, pag wala naman is yung copy, original copy ng NSO nyo sa LTO. Okay, pagkatapos nun, babayad ka ng 318 pesos. At pagkatapos nun, tiyan, makuha mo na ito guys. Okay, makukuha nyo na yung student permit nyo. So actually guys, nakuha ko ito noong January 14, 2021. Okay, sa mga updates. Pagkatapos ng 1 month and 1... So yun guys, pagkatapos ng 1 month and 1 day, pwede na tayo kumuha ng non-professional or professional. Depende po sa nyan, depende sa kailangan yung drive, kailangan yung pagbamaneho. Sa akin is kukuha lang ako ng non-professional. So February 18 pa naman ngayon, hintayin lang natin, no? Sa magbablog naman tayo ulit para dun sa non-professional. Ililagay natin doon lahat ng mga kailangan nyo at saka i-prepare nyo yung sarili nyo. Magkakaroon po tayo ng exam. Review din po tayo dyan. So, gawa ng tips para ulit dyan. Okay, so, yun guys, nakukuha ng non-proof. So, stay tuned guys. February 24, susubok po tayo sa non-professional. So, kukuha tayo at titignan natin kung magkano yung mga gastos natin. So, and mga viewers, mga vloggers, mga haters, yung mga... So guys, yun. So, total natin yung mga nagastos natin. Okay, so... But, huwag kayong problema kasi lalagay ko yun sa description ko. Kung magkano yung nagastos ko, and lahat ng tips na experience ko, and lahat ng mga... kailangan ninyong malaman sa pagkuha ng student permit. So, thank you so much guys for watching this videos. Pagbago kayo dito, and bago rin din ako dito kasi bagong gawa ko lang to, subscribe natin yung channel natin. Baka someday, somehow, mayroon tayong mga tips na makukuha dito. And entertainment din kasi gagawa tayo ng mga vlog afterwards. Okay, so stay tuned guys. So, relax lang kayo. And see you on my next vlog. So don't forget to subscribe, like, and notification bell. Okay, vlog.